Hi guys! Welcome to my channel! Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magsascan gamit ang ating cellphone. Document to PDF. Pero bago ko pa simula na aking tutorial, paki-subscribe ng aking munting channel, paki-share at paki-like na din. A few moments later. Naka-screen mirroring na po tayo, guys. First, i-open natin ang ating Play Store. At i-search lang po natin ang simple scanner. Tapos, i-install lang po natin yan sa ating cellphone. So, nandito na po, guys, ang ating application na simple scanner, na ito po ang akin pong simple scanner. Nag-need po ng update, so i-update ko muna yung aking app. Meron na po kasi akong naka-install na simple scanner sa aking cellphone, kaya nag-need na lang ng update. Okay, i-open na po natin yung simple scanner na app. Magtatanong po sila kung mag-a-avail ka ba ng free trial. So, huwag nyong pindutin ang free trial. Ika-cancel nyo lang po. Pindutin lang po natin yung X. So, mag-start na tayo, mag-scan. I-open lang po natin yung cam. Itatapat lang po natin ang document na gusto nating i-scan at mag-picture tayo sa ating document. Okay, crop lang po natin ang ating document. Tapos, okay, pwede natin yan i-adjust. Pagkatapos nating ma-adjust, click lang natin yung arrow sa baba. Tapos, pipili tayo ng magandang filter para sa ating scanned document. Okay, meron dito, marami ditong filter. Merong black and white, meron ding natural lang. So, pipiliin ko yung kapareha lang ang kulay sa original. Okay, ito. Tapos, click ko itong sa baba, yung check. Okay, nandito na yung ating scanned documents. Document pala. Ang scanned document, sulagyan ko ng pangalan para hindi ako malito kung hahanapin ko ang document na yon. Lagyan ko ng requirement 1. Okay, nakapangalan na ito na requirement 1. May pangalang PDF sa itaas, so pindutin lang natin. Tapos sa ibaba, may fax, so pindutin lang din po natin. Meron pong files dyan sa number 1, yung file na ginawa natin, yung requirement 1. So i-click lang natin. Aware lang po tayo na dapat naka-off yung data natin kapag magsascan tayo to avoid mga babayarin sa kanilang application. So, meron pong PDF viewer yan. I-click lang po natin. Kasi naka-PDF na yung requirement 1, yung file natin. Okay, click lang natin yung tatlong dot. Tapos,
download po tayo, i-download po natin ang ating file na ginawa. Okay, ito na po. Okay, cancel po natin at pupunta tayo sa file manager. Okay, nandito na. Open po natin yung documents. At nandito na ang ating file. Ang requirement, 1. Okay, open na po na. Open po natin yung file. So, meron pong tatlong dot dyan. Pwede na natin i-send ang ating soft copy ng ating document. Okay. Pwede natin i-send yun sa ating Gmail. Pwede rin sa Bluetooth. Again po, dapat naka-off po yung data natin sa ating cellphone bago tayo magsascan ng ating document para maging libre po ang pagsascan ng ating mga documents. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Please subscribe, share, and like.